Hello mga ma'am, she's in. We're gonna have a fact check about sa issue kung saan kumakalat po ngayon sa social media ang paghawi di umano nitong si Bossing dito kay Mr. Paulo Ballesteros noong May 31, 2023 kung saan sila po ay nagpaalam sa Tape Incorporated. Pero bago tayo magpatuloy, syempre, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga Facebook followers po natin na lagi pong nakaabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po for always keep watching and following this page for your reactions, negative or positive man yan, eh, nababasa natin yan. Kaya naman ngayon, di na natin patatagalin. Let's have the fact check about sa issue kung saan ay pinag-uusapan ngayon sa TikTok na hinawi nga ba ni Bossing itong si Paulo Ballesteros patungkol sa dun po nung last May 31, 2023. Sabi po ng isang online news, nagsalita na si Paulo Ballesteros at ibang Dovercat sa umano'y paghawi sa kanya ni Big Soto noong na maalam sila sa Tape Incorporated. Panayam, sa totoo lang ng 1PH, na itanong nga ni Miss MJ Marpori kung ano nangyari sa kumakalat sa social media na iringan daw di umano nitong si Bossing at saka si Paulo Ballesteros. Kasi nga dahil sa issue na yon, parang nadadrag po yung pangalan ni Mr. Paulo Ballesteros na wala naman siyang kinalaman at wala naman siyang kamali-malay. So dahil dyan, naghanap tayo ng ilang means para malaman natin if it is really true na pinagbibintangan nga itong si Paulo patungkol sa issue na yon. So, nataon naman na nagkaroon sila ng interview with Miss MJ Marpori patungkol dun sa issue na yon sa 1PH. At direktang naitanong ito kay Paulo Ballesteros. At dinipensahan naman itong si Paulo ng kanyang mga kaibigan na si Mr. Jose Manalo na sinabing wala namang masama na ibig sabihin ng pagtapik ni Bossing Vic kay Paulo Ballesteros. So, ibig sabihin, dahil sila po yung nandun dun sa senaryo na yun, so, ibig sabihin, sila yung nakaka-observe at nakakakita kung ano ba talaga yung totoong nangyari. The same time, of course, sila din yung nakasaksi, no, kung gaano yung intact ng relationship ni Paulo at ni Mr. Big Soto. Sabi giyan, tinapik, sabi ni Mr. Jose Manalo, tinapik ng ganyan as a brother. Pero kasi, papalapit na si Raisa, which is very true. Si Raisa may yung kukunin niya, biglang dumating si Pau. So, tinapik ng ganun, sabi ni Jose. Sa ngayon, inaghihintay na si na Paulo Jose at iba pang mga Dovercats sa kanilang magiging bagong show sa TV5. Sa mga Dovercats at sa mga kapatid natin, sabi nila, maraming salamat sa pagtanggap ulit sa pagtanggap sa amin at sa mga Dovercats at patuloy na pagsuporta. At standby lang kasi, don't worry, malapit na abangan, wika ni Paulo. So ito po yung kumbaga, hindi man niya direktang sinagot or hindi man siya yung talagang kumbaga, ultimo sila Jose. Isipin na lang natin ha, yung balita na kumakalat, yung malisyosong balita na yan. Kung totoong may iringan si Bossing Vic at saka si Paulo Ballesteros, at kung may hawian mang naganap ng mga pagkakataon na yun, sa tingin po ba ninyo, sasama pa rin si Paulo at pipirma pa rin siya sa resignation na ipinasa po ng mga Dovercats katulad ni Wally Bayola, Jose Manalo, Raisa Maydison, Alan Kay, tsaka po si Paulo Ballesteros and Ryan Agoncillo. Kung totoo talagang may iringan pong nagaganap between them, edi sana hindi na siya sumama, di ba? Hindi na siya pumirma. Doon po sa sinasabing yung resignation. So, yun po yung isa sa mga lilinawin natin. According to Paulo, wala naman po silang anything na parang awayan or maganda po ang working relationship nila kay Bossing. At according po dun sa isang news online sa kanilang interview, sinabi po nila na malaki ang utang na loob nila sa TBJ. Kaya po yung loyalty nila nandoon. And at the same time, sinabi din nila na pinagkatiwala na nila yung kanilang career sa TBJ dito po sa paglipat nila. Kasi kung tutuusin, for the longest time, diba? Talagang masasabi mong hindi lang pera-pera lang yung kanilang pakikisama dahil according po sa mga news, is almost 20-30% ang kinakaltas yung pinapyas dun sa kanilang sweldo, pero nagpapatuloy pa rin sila. May mga news din na nagdaan na ultimo si Jose Manalo po,
nadidelay yung mga talent fees, yung mga sweldo niya, pero still, nakikita natin na nagwo-work pa rin sila at ginagawa pa rin nila yung part nila. So, sana sa parte na yun, eh, mas maging malinaw na sa atin ang lahat na hindi po totoo yung mga balita na yun. Fact check tayo, okay? So, kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share, mag-comment ka kung ano po yung nais niyo sa loobin ninyo patungkol sa video na ito. At kung may mga tanong kayo, sasagutin natin yan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And follow these videos and channel for more updates. God bless everyone.